Sinampahan ng reklamong kriminal at administratibo si Basis Conversion and Development Authority o BCDA President Vince Dizon at ilan pang opisyal. Idinadawit sila sa umano'y anomalya sa pagpapatayo ng sports facilities na ginamit noong 2019 Southeast Asian Games. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mag-iisang taon na mula nang maging host ang Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games, pero ang ilang ginastos ang mga pasilidad para sa palaro sa New Clark City sa Tarlac, sentro na ngayon ng kontrobersya. Kasama sa mga kinukwestiyon ng athletic stadium na bangunahing venue ng mga palaro kung saan matatagpuan ang kontrobersyal na SEA Games cauldron, pati ng aquatic center at athletes village. Nagsampa ng reklamong graft, malversation of public funds at grave misconduct ang grupong Citizens Crime Watch Association Incorporated laban kina Basis Conversion and Development Authority o BCDA President Vince Dizon, BCDA Senior Vice President for Legal Services Attorney Elvira Estanislao, MTD Capital Berhad Director Isaac David, Government Corporate Counsel Attorney Elpidio Vega at dalawang iba pang opisyal. Para maitago po sa public bidding, nakita po namin yung mga dokumento. Bill transfer scheme po ang ginawa. This was unlawfully embedded in the joint venture agreement to avoid really yung public bidding. At wala rin po siyang counsel's opinion na required po sa ganitong kontrata. Dagdag pa ng grupo, nagsingit ng halos 2.5 billion pesos mula sa original na kontrata na 8.5 billion. Magbabayad po ang BCDA sa loob ng 5 taon ng 2.2 billion pesos annually at after 5 years na nabayadan po ito, saka pa lang nila ito turn over yung ownership ng sports facility sa BCDA. Pero yung MTD Malaysia, very clear na po kumita sila ng almost 2.5 billion doon sa kontrata na yan na hindi naman dumaan sa public bidding. Umutang din daw mula sa isang local bank ang MTD Malaysia para gawing puhunan. Bakit daw hindi nilang gobyerno ang umutang sa banko at hindi na pinadaan pa sa MTD Malaysia na kumita ng mahigit 2 bilyon sa kontrata? Sa isang pahayag, sinabi ng BCDA na legal at above board ang pagpapatayo ng mga pasilidad sa New Clark City. Suportado raw ito ng Asian Development Bank at may basbas ng Office of the Government Corporate Council. Transparent daw ang proseso sa pagpapatayo nila ng sports hub. Pagkakataon daw nila ito para makapagpaliwanag sila sa ombudsman at kumpiyansa silang wala silang ginawang illegal. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ng GMA News sina David at Vega, pati ng MTD Capital Berhad. Pag-aaralan din daw ng Citizens Crime Watch Association Incorporated kung kakasuhan din nila ang FISGOC o Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na pinamumunuan noon ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Wala pang tugon dito si Cayetano. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras.